Sa patuloy na pag-eensayo ng ating Gilas Pilipinas ay marami pa rin ang nagtatanong kung kumusta na ba ang naturalization ni Angelo Kwame. Makakapaglaro ba siya sa ating Gilas Pilipinas? Well, ayon sa report ni Sir Carlo Pamintuan ay pirma na lang ng Pangulo ang kailangan para sure na itong makapaglaro sa ating Gilas Pilipinas ngayong parating na window. At kung hindi man mapermahan ng ating Pangulo ang naturalization ni Angelo Kwame, ay may rules pa rin raw after 30 days na sinasabi na automatic na itong kinukonsider as naturalized player ng bansa. Hindi na natin pag-uusapan ang mga technical na proseso sa naturalization ni Angelo Kwame. Pero base sa report ay mukhang maglalaro talaga ito sa ating Gilas Pilipinas ngayong June 16 kalaban ng South Korea at Indonesia na kung saan makakatapat niya sina Lester Prosper at si Ricardo Ratliff. Samantala sa inside report naman sa training ng ating Gilas Pilipinas na bagamat nahihirapan raw sila sa training dahil sa pahinto-hinto ito, still nagagawa naman raw nila ng maayos ang kanilang mga plano. Kailangan raw talaga nila magpalakas dahil siguradong alam nila na malakas na South Korea ang makakalaban nila na karamihan ay mga professional player galing sa Korean Basketball League. Hindi din pwedeng baliwalain ang Indonesia na sa ngayon ay lumalakas na din. Inaantay na lang ng ating Gilas Pilipinas si Kai Soto para solid na ang pool na pagpipilian nila at ang pinakamahirap dito ay kung sino-sino sa pool ang magiging Final 12. Samantala noong nakaraan ay napag-usapan natin ang hindi pag-mention ng bagong Korean coach sa ating Gilas Pilipinas sa mga pinakamalalakas na team sa Asia. Ngayon naman, isang FIBA analyst ay sinabi naman nakasama ang ating Gilas Pilipinas sa mga malalakas na team sa Asia. Base sa history ng basketball sa FIBA, may time raw kasi na unpredictable ang Philippine national team, malakas minsan, minsan naman nahihirapan sa kanilang mga kalaban. Kung titignan natin, tanging ang Pilipinas lang sa Asia ang nagkaroon ng medal sa FIBA World Cup na nakakuha ng bronze medal, kaya Pilipinas lang sa kalam. Kahit na matagal ng pinagharian ng China, Iran, Korea ang Asia noong magdaan na panahon, still hindi na mabubura sa history na Pilipinas lang ang nagkaroon ng medal sa World Cup. Sinabi pa ng analyst na sobrang amazing raw na mag-commentate kapag nagaharap ang Korea at Gilas Pilipinas sa FIBA tournament dahil sa history nito sa basketball. Lalo na ang hindi makakalimutang laban nila noong 2013 FIBA Asia Championship. Sa parating na Asian qualifier ay expect na magiging magandang laban ang ipapakita ng Korea at ng ating Gilas Pilipinas na parehas wala pang talo sa Group A. Samantala sinabi naman ng analyst na expected na tatalunin ng Korea ang Indonesia at Thailand dahil sa mga player na ibabandera nito. Magiging challenge man sa ating national team ang South Korea dahil karamihan sa kanila ay all pro, still hindi nila pwedeng baliwalain ang Pilipinas dahil unpredictable ito at lumalakas na din. Sila mga ka-BM, isang napaka-bless na update lang sa ating Gilas Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!